Good morning. Dami natin. Okay lang, ma-invite kayo. Sino may mag-course niyo sa likod? Wala. Eh, abante naman tayo dito, guys. Eh, upo tayo dito sa may harapan ng konti. Okay? Sino yung... Okay, yan. Palakpaka naman natin yung mga umatid ng course ko. Grabe. Ang dami nyo. Ang course ko, ang dami nila, no? Naubos yung course ko. Kasi sabi nga na ng mga kaibigan, nasimula lang daw mga Pilipino usually, tama? Yes! Nasimula lang. Okay, sabi nila, makupulit na naman ako. Okay, so guys, pag-uusap, mabilis lang to. Actually, itong course to, ginagawa ko po to, isang araw to, ay kalahating araw mahigit, minsan. Okay, nagpupunta ko ng iba't-ibang probinsya, pag nag-course to ako, mahaba talaga. So, gagawin natin, papaigsiin ko lang to ng 2 o mga isang oras mahigit lang. Okay? Ibig sabihin, bibilisan ko ng konti. Intindihin lang natin mabuti. Naintindihan? Yes! Kasi pupunta tayo kahit saan. Upo lang, dito sa may harapan. Ayan, sige po. Ayan, dito. Okay, ayan. Ayan. Okay, sige, settle down. Okay, come on. Mabibilisan ko. Kasi medyo matagal to. Okay, ikakat ko lang ng mga ano, para naman hindi kayo mapuyat. Okay? Kaya ipapaintindi ko sa inyo, huwag kang mag-alala. Okay. Guys, nung kayo po yung naimbitahan dito, mga kaibigan, tingin ka lang dito, okay? Kagaya nga lang ko sinasabi, medyo sinoso po ako ng konti. Okay na mga isa camera. medyo sinoso ako ng konti. Gusto ko attention mo sa akin lang. Okay lang? Yes! Okay lang? Okay. Ngayon ang pag-uusap, dati pinag-uusapan natin dito sa presentation yung tinatawag na bong. Tama? Noong nagpunta ka dito, unang mapunta ka dito sa V-Mobile, ang pinag-uusapan natin ano? Bong. Business opportunity? Meeting. Naintindihan mo ba? Kasi na-presentan ka namin, tama? Tama mo ba? Ang sinasagot dito, yung tinatawag na? What? Tama mo ba? Yes. Parang kayo nalugi. Tsura. Tama mo ba? Yes. Meeting naman dyan, grabe naman. Okay. Ngayon ang pag-uusapan natin, yung tinatawag na NTO. Ano yung NTO? New Technopreneur Orientation. Take note, guys. Ang tawag na sa atin, ano? Technopreneur. Naintindihan mo ba? So, hindi na tayo dealer. Okay? Sabi niyo, kung hindi tayo dealer, ano tawag sa atin? Technopreneur nga po. Naintindihan mo ba? Yes. Tapos, ang mga tawag sa mga retailer natin dati, hindi na ng retailer, ang tawag access card user na. Naintindihan? Yes. Naintindihan? So, ibig sabihin, naka pa ba dyan? Yes. Hindi na. Kasi sabi nga dapat dito, perfect. At ang malapit dito, ma'am, hindi po pyramiding to. Ang tawag namin dito, pera meeting lang. Naintindihan ko ba? Pera-pera lang ang labanan nyo. Naintindihan ko ba? At mga kaibigan, ito pang pera meeting na to, wala po itong SEC at DTI. At wala nitong opisina. Naintindihan ko ba? Naintindihan? At ang mga malupit ito mga kaibigan, ang pagkakaiba nila, ito po talaga, puro scam po ito. Okay? Kasabi, tanong mo sa kanila kung may office sila, wala. Sasabihin nila, ano, asan ang office nyo? Website lang, doon ka papadala ng pera. Naintindihan ko ba? E ba paano mabilang sinatown yung computer, yung website? May habol ka? Wala. Wala, kasi website lang eh. Tama ko ba? Unlike sabi nga nila, ang networking po, okay? Sabi nga ng kumpanya mga kaibigan, dito sa atin, pag ikaw naging techno pa rin, nagkaroon ka ng team A at? Team B. Team B. For example, ikaw nagkaroon ka ng 10 dito, yung 10 nagkaroon ng 50. Ito, may 5 dito, ito, may 100 dito. Magkano ba budget ng company? Kung ano lang yung pangalan na bumagsak sa Team A at Team B. Naintindihan ko ba? At hindi kailangan pantay. Naintindihan? Para kumita. Basta meron kang Team A at Team B, meron kang additional? Magkano? Ibig sabihin mga kaibigan, ito po ang example. O pag may kasi may tatanong sa inyo, parehas ba ang pyramiding at networking? Yan ang isasagot mo. Naintindihan ko ba? Naintindihan? At ang masakit po niyan, pag sinabing networking, okay, sasabihin ng mga iba, eh di networker na ako. Tama? Networker ka na kaahit sa gusto mo. Naintindihan ko ba? At take note guys, sa Pilipinas, pag nalaman ng kaibigan mong networker ka, ang tawag si recruiter. Ang dyan recruiter. Tama? Tama mo ba? Wala kang mahiya kung ikaw ay networker. Kasi sabi nga nila sa ibang bansa, kung ikaw ay networker, mga kaibigan, saludo sa iyo ang tao.
Pagpalagay natin sa Malaysia, kung mapapansin nyo mga kaibigan, ang Malaysia po, ang pinaka ginagamit ang networking. Bakit? Ultimo napkin dun. Ninetwork. Alam niyo yung napkin? Napunta na nga dito, di ba? Nakatid na kayo nun? Yung ilulublog sa tubig yung napkin? Papainin na yung sa'yo, sarinin mo napkin. Kaganan na sa inong, papahitaw sa mukha mo. Di ba, di ba, di ba? Di ko alam kung ano yun eh. Basta nakwento lang din sa akin. Pero sabi nga nila, palaganap na ba networking? Yes. Hindi mo alam, nasa paligid mo na yan. Tanong, alam mo yung Avon? Yes. Kung nagamit ba kayo ng Avon, yung mga babae? Yes. Hindi mo ba alam networking yan? Yes. Triumph. Tama? Yes. Boardwalk. Networking yan sa ayat sa gusto mo. Tama po ba? Sabi nga nila, ayoko na networking. Tama? Pero kung mapapansin mo, yung ginagalawan mo, yan ang dapat katakutan mo. Bakit? Mapapansin mo. Di ba sa company niya may presidente? Yes. Tama? Yes. Kapag palagay natin principal sa isang school, para maintindihan ng iba, may principal, tama? Yes. Sa principal na yan, meron tayong tinatawag na mga faculty members o directors, tama? Under niyan, may mga teachers pa. Tama po ba? Under ng mga teachers, may mga guard. Tama? Pero kung mapapansin mo, ayaw na ayaw mo ng pyramiding, pero yung nilalagawan mo sa, ginagalaw mo sa labas, perfect pyramiding niya. Tama? Yes. Tama po ba? Ang laki ng pagkakaiba na pyramiding at networking. Naintindihan po ba? Yes. Naintindihan? Ngayon nalalaman mo na ito mga kaibigan. Sino po gusto maging networker pa sa kamay? Sino gusto kumita ng malaki? Yan, lahat naman. Kasi mga Pilipino, mukhang? Hindi, mukhang negosyo. Okay mga kaibigan, di ba pakita ko sa inyo ang kalagahan ng tinatawag natin ng MLM? Unang-una, okay? Pag ikaw pumasok dito sa networking, unang-una good news kasi ikaw ang? Ano ka? Boss. Ano gusto niyo, boss o empleyado? Boss. Sabi nga lang, between boss and empleyado, sino laging late pumapasok? Boss. Between boss and empleyado, sino laging maaga umuwi? Boss. Between boss and empleyado, pag umabsent, sino may kaltas? Pag na-late, between boss and empleyado, sino may kaltas? Empleyado, ang masakit yan, sino palagi nasa out of town? Boss. Tama po ba? Pero tanong, sino between boss and empleyado, sino maraming chicks? Boss. Ayan, away na. Pero sabi nga nila mga kaibigan, kung ikaw mabahay pa pipiliin ka, may trabaho wala? May trabaho, anong tawag doon, di ba, emple? Kaya mas maraming chicks ang? Empleyado. Pero sabi nga sa hirap ng buhay ngayon, nakukuha na ng boss. Chiskis yan, joke lang. Okay. Ang magandito mga kaibigan. Okay. Ang magandito mga kaibigan, napapractice mo rin dito. Okay. Unang-una, ikaw ang boss. Bakit ikaw ang boss? Ikaw ang magsasabi kung pupunta ka sa opisina o hindi. Tama? Desisyon mo kung pupunta ka dito o hindi. Tama mo ba? Sabi ko mga kaibigan, kung ikaw yung matagal ka kumita o hindi ka kumita sa V-Mobile, huwag mo sisisihin ang kumpanya. Naintindihan mo ba? Huwag mo sisihin yung mga kasama mo. Ang sisihin mo, sarili mo. Naintindihan mo ba? Kasi nakalatag na lahat para sa'yo. Ang gagawin mo na lang, kukunin mo na lang. Naintindihan mo ba? Naintindihan? At ang maganda po niya mga kaibigan, napapractice natin dito yung tinatawag na law of leverage. Ano po ulit? Law of leverage. Law of leverage. Ano yung leverage? Comes from the root word? Lever. Ano ibig sabihin ng lever? Atay. Ano ibig sabihin nun? Ito po yung mga puli. Okay? Ito yung mga bagay na nagpapadali sa isang tao. Naintindihan mo ba? Nung umakyat ka dito, ano nagpadali sa'yo? Elevator. Siyempre, yung maghahagda na ka dapat eh. Tama? Pagpunta ka dito, ano nagpadali sa'yo? MRT, bus, taxi, kung ano man sinakyama. Tama? Pagpalagay na natin, dito magkakaroon tayo ng sitwasyon. Sa harapan mo mismo, magkakaroon ka ng malaking bato. Ano meron? Malaking? Isipin mo na lang sa harapan mo yung malaking bato. Paano mo papagalawin yung malaking bato na nasa harapan mo? Paano? Tutula. Didilaan? Dititigan? Di ba minsan sabi nga nila, hindi yung matutulak yan kung malaki yan. Tama? Tama? Ang gagawin natin, kailangan ng? Ng? Ng stick. Tama mo ba? Kasi pag nilagay mo ng stick sa dulo yan, gagalaw? Yes. Yes or no? Yes. Yes. Ibig sabihin, kailangan ng stick. Tama? Ano? Ano ba yung leverage dito? Stick. Ano?
stick, tama, palitan natin, gawin natin yung V-Mobile ang usapan. Sa V-Mobile, meron ka bang malaking pangarap? Yes! Kaya mo ang ginagawa, may pangarap kayo, tama? Tama po ba? Magpalagay natin, nakuha mo na ba yung pangarap mo? Di pa. Di pa, alam mo kung bakit? Kasi sa V-Mobile, maliit pa yung leverage mo. Ano yung leverage mo? Mga kasama mo sa negosyo. Kada dumadami kayo, kada dumadami, pinagtutulungan nyo ang kapwa nyo pangarap, sa tingin nyo nakukuha nyo? Yes! Kailangan dito mga kaibigan, merong kang kasama. Naintindihan ko ba? Yes. Naintindihan? Ibig sabihin niya, katabi mo. Tingnan mo. Yan, yan, yan. Yung katabi mo niya, magiging katulong mo dito sa V-Mobile. Naintindihan ko ba? Yes. Naintindihan? At ang maganda dito mga kaibigan, dito sa pagiging multi-level marketing o networker mo, okay? Nakikita mo rin yung pagkakaiba na tinatawag namin ng big money versus small money. Ano ibig sabihin niyan? Kung mapapansin mo mga kaibigan, sino kumikita dito ng 10,000 naman? Nakakaipon ng 10,000 naman. Posible? True! Posible po ba? Magsalita naman kayo. Meron mo, oh, sige, may kakilala na lang kayo nung nakakaipon ng 10,000. Meron? Yes! Pagpalagay, ay, sumagot. Pagpalagay natin 10,000 naman, tama? Times 12, magkano? Isang taon? 120,000. Tama po ba? Yes. Kunin natin in 10 years, magkano to? 1.2 million. In 10 years, tama? Yes. Times 3, ibig sabihin 30 years, magkano? 3.6? Million. Ilang years to? 30 years. What if kaya gawin mo si V-Mobile? Papakita ko na siya pagkakaiba ni small money, big money. Okay? May kakilala kaya sa V-Mobile o posible ka kayang kumita ng 100,000 a month? Yes. Mag-awi ka, 100,000 a month, posible? Yes. Posible? Yes. Tanong mo sabi mo, kapatid? Kapatid! Posible? Posible. Posible, tama? Kung mapapansin mo, meron na bang kumikita ngayon dito ng 100,000 a month? Yes. Sabi, di po, marami, tama, si Kevin, yan, isang linggo lang niya yan. Tama po ba, sila Carl, isang linggo lang niya yan. Tama po ba, ibig sabihin mga kaibigan, marami na po ba? Yes! Kung mapapansin mo, 100,000 times 12, magkano? 1.2 million. Kunin natin in 3 years, times 3, magkano? 3.6. Ilang taon? 3 years. Tanong, ano mas malaki, sa taas, sa baba? Baba. Sa taas, sa baba? Sa baba. Dito, sa taas, sa baba? Baba. Sino nagsasabi sa taas? Sino nagsasabi sa baba? Baba. Ayan, mas marami. Bakit naging nasa baba? Kasi kung iisipin mo, ilang years mo pinagtrabaho mo sa labas? 30. Ilang years dito? 30. Ibig sabihin, 27 years ang na-save namin. Tama? Ano na-save dito? Time. Tama, kaya nasasaktan ako pag may mga kaibigan ako na ayaw mag-join dito. Kasi iniisip nila, maubos ang oras nila dito, tama? Mas maraming bagay ang mas importante dito, tama? Pero hindi nila alam ang sikreto, oras na ang nasisave namin. Tama? Tama po ba? Ibig sabihin mga kaibigan, 27 years ka trabaho na trabaho sa labas, tama po ba? Sa ayot sa gusto mo, yan ang ginagawa mo sa labas. Kung iisipin mo, yung mga kasama mo ngayon dito sa V-Mobile na nag-stay, isipin mo, 27 years nagpupunta ng Boracay, Kadinisamya. Tama? Nagse-celebrate sa The Fort araw-araw kahit wala namang celebration. Tama? Yes. Nagpa-party araw-araw, tama? Kahit walang okasyon. Tama mo ba? Yes. Masarap pa yung ganun? Yes. Sabi nga nila mga kaibigan, masarap i-enjoy ang buhay habang bata ka. Tama? Okay lang, dadagdagan mo dalawang taon yung edad mo, may naka-expedition ka, masarap hindi? Masarap hindi? Tandaan mo, hindi ako nag-antay ng dalawang taon para magkaroon ng expedition. Tama po ba? Yes. Miski ako, ma'am, maniwala ka sa akin, miski ako, nagugulat ako na unti-unti na pala na nabibili ko yung mga gusto ko, nakakain ko yung mga gusto ko. Gusto niyo ba ng ganun? Yes! Gusto niyo ba yung nakakain mo yung gusto mo, napupunta ko yung mga gusto mong lugar? Gusto mo? Yes! Yung tipang wala kang iisipin bukas na may pasok pa ako. Tama? Di ba nakakapagod yung gano'n? May klase ka, no, may school ka, yun ang problema mo, tama? Pagkatapos mo ng school, yun nalitang problema mo, tama po ba? Yes. Di ba't nakakapagod? Tama po ba? Yes. Para antok na kayo. Kung
ngiti naman dyan, mga kaibigan. Okay, dito mga kaibigan, kaya ko pinakita sa inyo to. Iyan po yung pagkakaiba ng big money at small money. Ito maganda, mga kaibigan, pang-apat. Napapractice din natin yung tinatawag na copy business. Ano yung copy business? Kukopyahin mo na lang, mga kaibigan. Ano mas madali? Mangopya mag-isip? Mangopya! Mangopya mag-isip? Mangopya! Kaya nga tayo pasado eh. Tama? Ibig sabihin, mga kaibigan, huwag ka nang mag-isip at huwag mo nang pag-isipang palitan yung presentation. Naintindihan po ba? Yes. Kasi may mga bag, may mga tech na pala dito na pagkapasok, ah, kaya ko mas magaling pa ako gumawa ng presentation dyan. Tama? Tama po ba? Guys, huwag mo nang palitan yung presentation kasi itong presentation na pinapakita namin sa inyo, yan po ang nagbigay ng million-million sa mga tao sa labas. Naintindihan po ba? Yes. So mga kaibigan, sisimplihan mo na lang. Kung paano namin dinideliver dito, bawat per slide, kukopyahin mo na lang. Naintindihan po ba? Yes. Naintindihan? At kung mapansin nyo mga kaibigan dito, nagsimula rin ako sa maliit. Masama na tingin nyo. maliit pa rin daw. Okay lang. Pero sabi ko, nagsimula ako sa maliit. Ano ibig sabihin ng maliit? Nag-iisa rin ako dati. Mamaniwala ka sa hindi. Naisa ako dyan na nakikinig ng presentation, nakikinig ng training. Kaya galit na galit ako sa mga technopreneur dito pag pinasabi ko na, pasok ulit ang presentation, nood ka. Ano sabi nila sa akin? Hindi, tapos na ako dyan. Ginigilan ako sa mukha. Tapos na ako. Humawa ka. Hindi, pero sabi ko, madalas ginigilan sa akin. Hindi, tapos na ako dyan, bata. Ah, napresenta na ako. Sabi, alam ko na yan. Tama? Marami pa lang, madalas pa tayo nakakarinig ng gano'n? Yes! Alam ko na yan, tapos na ako dyan eh. Tama? Yes. Kung alam mo na itong sinasabi ng speaker, dapat pares kayo ng check eh. Tama. O dapat mas malaki check mo sa kanya, tama? Yes! Ngayon, hindi mo pa alam, hindi ka pa marunong magsalita, dapat bumapasok ka. Kung mapapansin nyo, nakikita nyo pa ba ako sa loob ng presentation? Yes! Nakikinig pa ba ako? Yes! Pag may mga speaker na nakikinig po ako, hindi ako nagmamagaling, pero lagi akong gutom sa kaalaman. Naintindihan po ba? Yes. Kasi kung mapapansin nyo, copy business, ano ibig sabihin nun? Kopyahin mo na lang. Ayan na, pinapakita na sa'yo kung paano sabihin eh. Tama? Yes! Tama po ba? Yes. So ibig sabihin next time, pag umatid ka ng presentation, huwag ka lang pa-entertain. Kasi may mga techno pa rin napapasok ka ng presentation, tatawa-tawa lang, may popcorn ka. Nakakatawa si Aaron. Kumbi, parang akong clown daw. Tama po ba? So ang gawin natin, pag umupo ka ng presentation, internalize mo. Naintindihan po ba? Kahit huwag ka magsulat, i-internalize mo lang. Naintindihan? Yes! Pakinggan mo buti isa puso mo. Papansin niyo ha, paminan po ba rin sa kantang F4? Yes! Ano niyo F4? Yes! Yung ano ka na? Sige. 1, 2, 3, go! Pero tanong, di ba nakakanta natin? Yes! Naintindihan mo ibig sabihin? Yes! Kasi bakit mo nakakanta? Bakit mo nang Kasi bakit? Lagi mo siyang na? Naririnig. Tama po ba? Ibig sabihin, ganun din sa presentation, kung palagi mo siya naririnig, magugulat ka, nasasawi mo na lang usa yan. Ako nga mamapansin mo, di ba kapatid ko yung kanina? Yung kapatid ko nagugulat, bilang nagsasalita ako, pay in. Lumaban tulog. Lumaban tulog, yung sabi ko, oh, meeting na. Tama? So ibig sabihin, kailangan, pag dumating ka sa point na yun, payamang ka na. Kaya mag-record ka. Naintindihan mo ba? Yes! Okay. At ang maganda dito mga kaibigan, yung panglima, yung tinatawag natin wave of the future. Ano ibig sabihin niyan? Ito na po ang puso ngayon. Ha? Tatapatin ko na po kayo. Multi-level o networking na ang puso ngayon. Naintindihan? Sabi ko madalas kanina pa sinasabi niya na example. Yung mga kumpanya na naririnig niya sa labas, networking yan. Red logo, alam niyo yun? Yes! Pen shop, ano yun, memo, tama? Malalaking kumpanya na ba sila? Yes! Yes, bakit nila pinasok sa gitong industriya? Kasi po ito na talaga ang uso. Huwag mo nang antayin kahit tornilyo. After 10 years, kailangan member ka sa hardware. Naintindihan mo ba? Kasi papapansin mo, pag bumibili ka ng gamot sa Mercury Drug, di ba meron tinatawag na? Sukigar, tama po ba? May mga points ka na eh, tama? So, ibig sabihin kung sumaga points kailangan, member ka, tama po ba? So, darating ang panahon, mga kaibigan, sa kahit sa gusto mo, kahit palutsina lang bibilin mo doon sa hardware, kailangan member ka. Naintindihan po ba? Iyan na talaga ang uso ngayon. Naintindihan? Ito yung mga bagay kung bakit natin gagawin si B-Mobile. Naintindihan po ba? Kaya sabi ko nga, napakaganda kung i-internalize mo lang. Naintindihan? Naintindihan po ba? At ang maganda dito, mga kaibigan, okay? Kung mapapansin nyo, sino po nung napunta dito na gulat
the first time na nagpunta rito sa presentation at nagulat at pinagsasayawan. Tasa kamay. Pinabattery, tapos pinasayaw siya. Sige, totoo lang, totoo. Harapot ako na magalit ngayon. Sige, sige, sige. Yan. Sabi ko mga kaibigan dito po, nalaman mo na, okay? Dito yung tayo, bakit natin ginagawa? I-discuss ko sa inyo. Okay? During presentation, okay? During presentation, kailangan po, okay? Alam nyo kung paano i-tee up yung speaker. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng tee up? Ibig sabihin, mahirap po sa isang speaker na kagaya namin ang magpakita ng income. Sa totoo lang po, ayoko nagpapakita ng income. Pero tapatan na tayo. Kaya ka nga nandito dahil nakita mo yung? Tama. Kasi nakita mo na pwede kang kumita ng gano'n. Tama po ba? Tama po ba? Sa madaling salita, kailangan merong tee up. Ano yung tee up? For example, meron tayong speaker. Kung nagkama si John Ray, huwag mo ikukwento na, ay, dati, alo, kawawang-kawawa yan, ganyan-ganyan. Dating taga-SD na, walang kinabukas. Tama? Pag kinuwento mo siya sa invite mo, ikukwento mo kung gano'ng kalaki na ang grupo niya. Gusto niyo makita kung gano'ng kalaki ang grupo ni John Ray? Gusto niyo makita? Tingin ka sa likod. Yan po ang grupo ni John Ray ngayon. Nakita niyo, nagpipicturan sila. Nagsimula rin yan, kapatid. O, tingin. Tingin natin nila kayo dito. Ganyang kalaki na po ang grupo niya. At take note po. Okay? Kailangan po malaman nyo kung paano gawin yan. Naintindihan po ba? Sa madaling set ako, paano ba? Kailangan may suporta ka. Naintindihan po ba? Kasi hindi na po nagawa ang mag-isa yan. May kasama po yan at ako po yan. Okay, tayo yan ha. Sa madaling set ka, ayan ako, ayan ako. Pero sabi ko na, grabe. Kung alam niyo lang pinagdaan, hindi niya nakita kasi kung ano pinagdaan namin. Nakita niyo na agad yung mga cheque, tama? Tama po ba? Hindi niyo alam kung paano nag-practice si Pacquiao para lumakas siya. Tama? Hindi niyo nakita si Manny Pacquiao, ginulpi muna bago naging world champion. Tama? Pero kung makikita niyo lang ang hirap na pinagdaanan, baka magulat kayo. Naintindihan po ba? So ibig sabihin nito mga kaibigan, bago tayo mawala, ano yung tee up? Kailangan sasabihin mo sa taong ka-invite mo kung ano yung achievements niya. Naintindihan mo ba? Kasi mahirap makinig sa isang tao na bakit mo papakinggan yan? Tama mo ba? Kasi may mga ganyan, bakit mo papakinggan yan? Sino ba yung speaker na? Ano ba achievements niyan? Tama mo ba? Tama mo ba? Okay. Presentation. Okay. Ayan, sulit niya na lang. Sige, susulat mo. Okay. Presentation. Ano yung presentation? Pag during presentation, mga kaibigan, didiscuss mo na, no? May mga bagay tayo na hindi dapat gawin at dapat gawin. Unang-una, lagi ko sinasabi ito, bawal mag-cell? Cellphone. Naintindihan po ba? Kasi pag nag-cellphone ka, makikita ng katabi mo, gagamitin din niya yung cellphone niya. Naintindihan? Pangalawa, bawal ang matulog. Naintindihan po ba? Kasi mamaya, pagkagising mo, tatangin may invite mo, kamusta? Ano sabihin niya? Ha? Kagigising ko lang din. Naintindihan po ba? Naintindihan? So, ibig sabihin, monkey, see monkey? Do. Huy! Naintindihan po ba? Pangatlong bagay, huwag kang maging parot. May mga nakugalit ako sa mga tech-doctor na ganito. Ikaw nag-invite. Ganito sinabi, ano ba sabihin ng parot? Sinabi ko, 3988. Kasabihin nung nag-invite, mamaya, tignan mo, may 900,000. Maganda. Tapos pag sinabi ko na, eto meron kang lifetime discount. Kasi sabihin niya, tignan mo mamaya, merong Team CS bonus. Tignan mo. Unang-una mga kaibigan, hindi niya na maintindihan yung sinasabi ko. Naintindihan? Kasi hindi niya malaman sa akin ba siya makikinig o sa'yo. Tama? Yes. Tama po ba? Yes. Tama? Pangalawang bagay, hindi nasasali yan. Bakit? Magmamadali na umuwi. Unang-una, masakit ang? Kasi siko mo. Tama? Naintindihan po ba? So, huwag mo nang kausapin ang invite mo. Kaya mga pinapo dito yan, para ako kumausap dyan, tama po ba? So, pag kinausap ka, sabi mo, yung question mo mamaya na pagkatapos. Naintindihan? Kasi may, lalo na banda rito, kasi kung magagalit kayo talaga sa akin, lalo na pag ako yung speaker nyo. Okay? Ayoko po talaga may nagsasalita. Naintindihan po ba? At ayong na ayoko may mga nakasimangot. Naintindihan? So, pag may nakasimangot at may nag-uusap dyan, tatawagin talaga kita. Bahala kang mainis sa akin. Pero ayoko talaga na kami nakikipag-usap. Naintindihan po ba? Yes. Kasi sabi ko nga po mga kaibigan, mahirap po magsalita sa harapan. Sa course 3, makakalasan mo yan. Yeah, binigyan na natin tip ha.
para lang maranasan mo. Kasi sabi ko, kailangan nagtutulungan tayo. Naintindihan po ba? Yes. Okay. Pangatlo, closing. Okay. Ano yung closing? Ano yung sabihin ng closing? Kayo rin po gagawa ng ganito. Usap lang. Okay. Kayo rin po gagawa ng ganito. Ano itong, actually, tinuturo ko na sa inyo kung paano ba maging ano, presenter, paano ba ginagawa sa presentation. Unang-una, tee-up. Pangalawa? Pangatlo? Ano yung closing, mga kaibigan? Ito po yung ginagawa namin. After ng slide, kinukwento ko kung ano naging nangyayari sa akin. Magkano kinita ko? Tama? Ganun din ang gagawin mo. Naintindihan po ba? Naintindihan? At kung makapansin yung mga kaibigan, okay? Sa closing po, medyo importante yung marinig ng kausap mo. Kasi kahit naintindihan niya yung negosyo, hindi naman niya alam kung ano mangyayari sa kanya pag sumali siya. Baliwala rin. Tama? Kasi mabuti na nakikita niya na yung bata na nagawa, 22 years old na maliit na kulot. Tama? Ako yun. Okay, nagawa niya. Sa tingin nyo, kaya din niya kaya? Matcha-challenge yan eh. Tama po ba? Tama po ba? Sa madaling salita, importante mapakinggan niya yung closing. Naintindihan? At ito po, pang-apat. Guys, sulat niyo to. Ma'am. Ano yung ma'am? Meeting after meeting. Hindi magsasabi sa speaker yung invite mo kung magjo-join o hindi. Naintindihan po ba? Ikaw ang magtatanong sa kanya. Sulat niyo na, mga kaibigan. Okay? Naintindihan po ba? Ikaw ang magtatanong sa kanya kung magjo-join siya sa o hindi. Ano ba yung mga sinasabi during ma'am? Unang-una, sasabihin mo sa kanya, hindi ka magpapasira para lang sa 500 pesos o sa 3980. Naintindihan po ba? Ito yung mga sasabihin mo. Pare, hindi ako magpapasira sa'yo dahil lang sa 500. Naintindihan po ba? Naintindihan? Pangalawa, tandaan mga kaibigan, i-emphasize mo kung ano ang matatanggap niya, kung ano produkto natin. Naintindihan po ba? Ibig sabihin, load. Lahat ng klase ng tao, alam ang hindi tayo nagde-demo-demo. Naintindihan po ba? Wala tayong demo-demo. Sabi ko, mahina magbenta ng pampaputi ng kilikili. Tama? Tama? Mahina magbenta ng blush-on. Tama? Kasi kung lalaki ako magbibenta ako ng lipstick, pwede ba sabihin, sir, punta tayo sa tambayan mo, benta natin mga barkada ko ng lipstick. Try natin kung maputi. Ay, mapula. Tama? Mahirap yung ganun. Eh, tama po ba? Pero dito mga kaibigan, ang sasabihin mo lang, lifetime discount sa load. Naintindihan po ba? Yes. Pangatlo, ipapakita mo sa kanila yung plan. Sir, sulat ka. Sir. Yung plan. Ibig sabihin mga kaibigan, ano yung plan? Plano mo para next week. Naintindihan po ba? Kasi unang-una sinabi mo, parang hindi ako magpapasira sa 500. Actually, yung 500 na yan, kaya natin kita niya, pero sabi ko ha, ibang klaseng opportunity ito. Naintindihan po ba? Yes. Pangalawa, at ang maganda niyan pare, personal lifetime discount ang in-offer natin. Pag nag-endorse ka pa, meron ko pang 500 pesos. Tama? Yes. At ang malupit niyan, may plano ko next week. Ano yung plano ko? Next week, meron akong kausap 10. Pag nag-join ka ngayon, pwede ko ilagay sa ilalim mo. Naintindihan po ba? Yes. Naintindihan? Yes. Naintindihan? Pero dapat may plano ka talaga. Huwag kang gagawa ng gawa-gawa. Pangamay, sisinungaling ka. Naintindihan po ba? Dapat may plano ka talaga. So kung wala kang plano, nagsabi ka na, may karoon akong kausap, dalawa next week. Gumawa ka ng kausap mo talaga. Naintindihan po ba? Yung totoo lang, bawal magsinungaling. Naintindihan? Yes. Oo, may iba gumagawa ng kalokohan. Tama po ba? So, ibig after ng ano ng presentation, ano di-discuss? Ma'am, ano yon? Meeting after meeting. Unang-una, 500 load, tsaka plano mo. Naintindihan? Yes. Nasulat na? Yes. Sa mga hindi nagsulat, pelat. Walang kopyahan, guys. Walang copy business dito. Okay. Bakit ko natatanong ko, may mga notebook pa kayong dala? Wala kayong notebook. Oh, good yan, maganda. Kaya sabi ko nga, pinaganda lang ng girlfriend ko yung notebook ko. Kasi kung yung notebook ko dati, kawawang kawawa na. Okay, sa mga panglimang base niya, kami nagko-course dito, katulad ni sir, nakita na nila yung notebook ko dati, lasog-lasog na. Okay? Bakit ko tinatanong ko yung notebook ko yun? Kasi yung notebook na lasog-lasog na yun, yun yung dahilan kung bakit meron Team Prestige ngayon. Sino member ng Team Prestige? Taas ang kamay. O, di ba? Ang dami na natin. Yung nakita mo sa likod kayo na madami, lahat po yung Team Prestige. Nagsimula yung sa sira-sirang notebook. Kung wala kang notebook ngayon, belat.
Okay, so isa puso mo na lang to, bahala ka na kung maintindihan mo hindi. Naintindihan ko ba? Kasi itong training na to mga kaibigan, ito rin yung tinitraining ko sa mga ibang grupo ko sa Cebu, Mindanao, doon sa Sambuanga ko, napupuntahan ko, doon sa Singapore, napupuntahan ko pa rin. Ito rin po ang gagawin kong training. Naintindihan ko ba? Yes. Naintindihan? Okay, mga kaibigan, okay, kung mapapansin nyo, sino po dito nakapag-prospect listing na? Taas ang kamay. Prospect listing. Okay. Sa prospect listing po natin, mga kaibigan, sino po ginawa yung assignment last nung Tuesday? May gawa ba ng assignment? Hindi pa tapos. Sino gusto kumpletuhin? Okay. Mga kaibigan, dito po yung prospect listing. Bibilisan ko lang po. Okay? Yung prospect listing natin, pwede mo siyang gawing weekly, daily, or monthly. Naintindihan po ba? Sa madaling salita, na-discuss na yung ano, prospect listing, tama? Yes. So, pwede mo siyang gawing weekly, daily, tsaka monthly. Ikaw na bahala. Naintindihan po ba? Naintindihan? Ang maganda dito mga kaibigan, ngayon sumali ka dito sa V-Mobile. Okay? Sumali ka sa V-Mobile. Kailangan meron kang i-adjust ng konti. Kaya sabi ko nga mga kaibigan, pag ikaw pumasok sa isang negosyo na katulad ng V-Mobile, kailangan may babaguhin tayo. Unang-una, attitude. Ano ulit? Attitude. Kailangan natin baguhin yung attitude natin. Naintindihan po ba? Yes. Naintindihan? Bakit natin kailangan baguhin yung attitude? Unang-una, attitude po talaga ang nagpapayaman dito. Naintindihan po ba? Bakit? Pagpalagay natin dito, kunin natin sa alphabet, pangilan ng A sa alphabet. Pangilan? Pangilan ng T? Pangilan ng T? Pangilan ng I? Ha? Nine? Pangilan ng T? Pangilan ng U? Pangilan ng D? Pangilan ng E? Pagpasin natin na 1 plus 20? Plus 20? Plus 9? Plus 20? Plus 21? Plus 4? Plus 2? Magkano? 200? Ilan? 100%. Kailangan mo baguhin yung attitude mo. 100%. Ulitin-ulit, ang tao mo pagmataas, yan ang? Ang tao mo pagkumbaba, yan ang? Tandaan mo mga kaibigan, kailangan merong GL? LA. No course man, ano ibig sabihin ng GLLA? Good learning and listening attitude. Okay, wala mong kasaytang iba dito. Ano ibig sabihin ng GLLA? Yeah. Okay, kala ko di kayo nakinig. Ibig sabihin mga kaibigan, kailangan meron tayong good learning and listening attitude. Pag pinapasok ka ng upline mo o ng nag-direct sponsor sa'yo, okay, pag pinapasok ka sa presentation, pumasok ka. Naintindihan po ba? Pag pinapunta ka ng opisina, pumunta ka. Sa totoo lang, walang gusto makakita sa'yo dito. Naintindihan po ba? Ayaw namin makita ka, pero kailangan ka namin pakitain. Naintindihan po ba? Kasi kung wala kang kita, hindi ka masaya sa tingin mo, masaya ba kami? Maganda ba yun? Nagtutulungan tayo? Yes! Yes, ibig sabihin, kailangan kumita ka muna bago ako kumita. Naintindihan? Yes! Naintindihan? Ganun din ang ganda, ganun din ang gagawin mo. Naintindihan po ba? Naintindihan? Okay, practicein natin kung meron kayong GLLA. Lahat ng kamay natin, itaas natin ng ganito. Ang hindi man taas ng kamay, alam niyo na may putok yan. Sige, tinamay ka tayo mo kung magtaas ng kamay, ha? Okay, sige, hindi man taas ng kamay, may putok! Ayan! Sige, sir! Ikaw na lang inaantay! Okay, lahat ng kamay natin. Lahat ng kamay, ha? Lahat ng kamay, ilagay sa, pwede ko muna, ilagay sa, Chin ba yan? Chin, sabi ko eh. Oh, ayan, hindi ka nakikinig, ha? Ano daw meron? Ano daw meron? Ano meron? Good learning and listening. Naintindihan po ba? Naintindihan? Sa madaling, huwag yan mag-ano, kapila, magkapila kayo sa barangay. Naintindihan po ba? Naintindihan, ano kailangan meron? GLLA. Mga kaibigan, kaya ko tinidisasin yung attitude. Okay? Importante yung matanggal dito yung pride. Okay? Kailangan lang matuto ka maki-ride. Naintindihan po ba? Ulitin ko po ulit. Dito po, alam ko, malamang manager ka ng ganito, presidente ka ng ganyan, kilala ka sa ganitong lugar, kagawad ka sa ganito, abogado ka sa ganyan, tama? Hindi mga ganyan eh, tama? Pero pagdating sa V-Mobile, lahat tayo, pantay. Naintindihan po ba? Pero, ulit ko ulit, pero,
Lahat tayo pantay-pantay, pero kailangan marunong kang rumispeto. Naintindihan po ba? Yes. Kasi hindi biro pinagdaanan ng mga top earners dito para hindi mo respetuhin. Naintindihan po ba? Yes. Sabi ko nga, wala tayong tawagan ng upline, downline. Naintindihan po ba? May natatawag naman yung upline, bihira ka lang makarinig, tama? Yes. Tama po ba? Biruan lang namin, tama? Pero kung makapansin mo, okay lang matawagin mo ang upline, tawagin kitang downline. Yes. Downline, kamusta? Pangit naman eh, tama po ba? So, wala nga tayong tawagan na gano'n, pero yung respeto, okay? Pag ulitin ko ulit, pag tinitiyak mo, for example, sila Anton, sila Piwi, pag tinitiyak mo mga kaibigan, pagpagbanguhin mo na yung pangalan. Naintindihan po ba? Sa madaling salita, yan sige yan, isa sa mga top earner yan. Kumikita yan ng 300,000 per week, grabe. Tama? Yes. Tama po ba? So, ganun kapag magtitiyak ka, naintindihan? Yes. Naintindihan? Sa madaling salita, ano kailangan? Rest? Respeto. Naintindihan po ba? Kasi sabi ko nga, respetuhin kita, respetuhin mo rin ako. Kasi sabi ko nga madala, lahat ang tumatay niya ng speaker, sino ba tinutulungan? Kayo. At ang maganda po niya, balik ko lang po ulit, during presentation, nakalimutan ko, bawal gawin yung mga yon. Pero dapat meron tayong dapat gawin. Ano yung mga dapat gawin? Kailangan meron tayong bridging. Naintindihan po ba? Yes. Ano yung bridging? Napapansin niyo ba may mga sumasagot pag nagtatanong ako? For example, 3988, maliit malaki. Maliit malaki. Malaki. O yan. Pag narinig ko, wala nagsasalita, magtatanong ako ulit. Kayo mga technopreneur na kayo, mga kaibigan, magsalita ka. Naintindihan ko ba? Ulitin ko ulit, magsalita ka. Kasi mahirap sa isang presenter na walang kausap. Sige, tumayo ka nito, wala kang kausap. Lahat ang tsura ng ganyan. Tignan mo kung ganaan ka magsalita. Puro positive ang gusto mo sabihin, pero yung mga kausap mo, mga technopreneur pa, take note ha, mga technopreneur pa, mga nakasimangot. Naintindihan po ba? So yung invite mo, mabubwisit din niya, naintindihan? Yes. So dapat, pag ikaw tinatanong ka, wala eh, 3988, maliit malaki. Yes. Hindi naman kailangan sabi ni ma'am, kailangan ba lagi sumasagot, inakapagod? Hindi naman. For example, narinig, kanyari ha, walang sasagot ha, 3988, maliit malaki. Pag walang sumagot na ganyan, magtatanong ako ulit. That's the time na sasagot ka na. Naintindihan? Yes. So pag narinig mo ay konti sumasagot ha, mukhang pagod na siya, sagot na sasagot. Ako naman. Tulungan tayo, naintindihan? Yes. Naintindihan ang tawag doon ano? Bridging. Yes. Naintindihan po ba? Kasi sabi ko nga, itong ginagawa namin to, wala po itong bayad. Pero kailangan namin ng bridging para merong connection sa mga bagong invite. Naintindihan? Yes. Kasi pag nag-invite, pag hindi naintindihan ang invite mo, kikita ka? Hindi ba pinabalpayan mo pa ngayon pag nanainit? Uy, kinig ka! Uy, kinig ka! Pag nagugutom ito, may pangdisal ako dito. Okay, kasi pag hindi naiintindihan, di ba wala nga 500? Nakakita na. O, di ba tatanungan? O, yan. Tatapatan na tayo, di ba? So, kailangan, meron tayong bridging. Naiintindihan po ba? Yes! Naiintindihan. Pangalawang bridging, tuturo ko sa inyo, yung palakpak. Di ba dito lang nakikita paano po malakpak? Yes! Sige nga, practice natin. Palakpak! Yeah, kailangan may kasama ba doon? Hindi naman palagi ako nagpapalakpak, di ba? Kunti na, for example, pag wala na sa mood yung mga tao, papalakpak tayo para naman magising-gising. Tama? Yes. Kasi mapapansin mo. Di ba? Ulitin nga natin, ulit natin. Palakpak! Yan, yan. Narinig na invite mo. Nung unang beses, hindi siya pumalakpak, tama? Sabi na, KG ako, ano? Sila, masaya. Tama? Pagdating ng pangalawa, di ba, pumalakpak kayo. Papalakpak din niya, sisigawin, woo! Tama? Pagkatapos sa presentation, tanongin mo yan, sir. Kapos yung presentation, talagang sabihin niya sa'yo, woo! Kakuwin niya, tatali sa agaling, doon sa woo! Tama mo ba? Yes! Tama? So, ibig sabihin mga kaibigan, tandaan mo, ang kabaliwan, nakakahawa. Okay na magpakabaliw, huwag na magpaka? Tama po ba? Yes! Ay, sabi ko, nagpapakabaliw ka sa tama, okay lang yan. Pero huwag kang pakatanga. Naintindihan po ba? Yes. Naintindihan? Ano kailangan natin baguhin? Attitude. Attitude. Pangalawa. Kailangan meron tayong bilib. Paniniwala. Unang-una, mga kaibigan, maniwala ka sa sarili mo. Naintindihan po ba? Naintindihan po ba? Maniwala ka sa sarili mo na kaya mo to. Kasi pag sarili mo pa na, ikaw mismo nagsasabi sa sarili mo na, hindi ko kaya yan, mahirap. Tama? Mahirap talaga to sa simula.
Mahirap, hindi ko sinasabi. Kasi nga, kaya na nagpe-present ako dito. Pag nagpe-present ako dito, naman sinabi, sumali ka, yayaman ka na agad. Tama? May sinabi ba akong ganun? Ang sinabi ko, sumali ka, pero pwede kang yumaman. Tama? Tama po ba? Ibig sabihin, hindi ito one time na nag-invest ka, akala mo tutubo ng parang munggo. Naiintindihan po ba? So, para itong mangga, papaypayan mo yan. Papausukan mo yan. Tama? Yes. Para pag namunga yung maganda, maasim, matamis. Tama? Ibig sabihin, mga kaibigan, dito po, huwag mo sasabihin dito na networking naman ang pinasok ko eh. Tama po ba? Kasi baka isipin mo, networking naman yan. The one way or another, kikita ko dyan. Tama? Tandaan mo, networking ang pinasok mo. Hindi. Not. Working. Naintindihan po ba? Yan ang misinterpret ng ibang tao. Nai-misinterpret siya, sabi niya na, pag networking, hindi na ako gagala, basta may team A-team A. Worst case scenario daw, worst case scenario, dalawa. Naintindihan po ba? Hindi totoo yun. Ibig sabihin, mga kaibigan, get to technopreneur. Okay, medyo nakakalito ba eh. Get to technopreneur. Turuan mo sila kung paano. Kung nakatry pa ka, get for. Naintindihan po ba? Doon ko muna magsimula. Turuan mo sila kung paano. Kasi kung papansin mo, sila mismo, kumuha ka nga. May mga ganyan eh. Magaling, sabi nila, networking, ang gagawin dito. Recruit. Tama, recruit tayo dito, maganda yan. Magaling kong magsalita, recruit tayo. Mga kaibigan, hindi importante dito, marunong kong mamaligan ng tao. Naintindihan po ba? Ang importante rito, kailangan marunong kong mag-build ng kapwa mo leader. Naintindihan? Kasi kung mapapansin nyo, kung iniisip nyo ito mga kaibigan, biro-biro lang tong V-Mobile. Sideline lang to. Yun lang din ang ibibigay sa'yo. Naintindihan? Yes! Kung iniisip mo ito na full-time mo, magkakaroon ka ng million dito, yun ang ibibigay sa'yo ng kumpanya. Naintindihan po ba? Yes! Sa madaling salita, kailangan po pagsikapan mo. Naintindihan? So, kailangan maniwala ka sa sarili mo. Pangalawa, maniwala ka sa kumpanya. Naintindihan po ba? At huwag mong ikakahiya yung kumpanya. Kasi meron ako nabalitaan, nag-reunion isang technical kagrupo namin. Okay? Nag-reunion sila. Okay? Nung nag-reunion sila, eh siyempre, mga kaibigan niya, naka-uniform, naka-mainilad, alam yan? Mainilad. Yung kabila, ano ba yan? Hindi ako niya. Yung... naka San Miguel na uniform, tama? So, mga big time. Nung nagtatanungan na, anong company ka? Ano ba sabi nung technoverse? Sabi niya, sabi mo ba? Saan yun? Sir Tiga. Saan? Sir Tiga. Basta maraming tao dyan. Anong company? Hindi mo ba? Huwag mong ikahiya. Naintindihan mo ba? Kasi iba, pag nagkaroon ng dealership package, siya, peram lang ha. Papa. Meron ako nakita sa amin, naging technopreneur. Eh di, syempre, technopreneur. Nakita yung mga tambay sa kanila, mga pinsan niya. Nakita na sabi, ay, mga pinsan ko. Wala na, tara na. Huwag mong ikahiya, naintindihan ko ba? Pag malaki, matandaan mo sa kanila, ang kumpanya lang ang malaki. Tama po ba? Sa tingin mo dito ba, pwede ka maging malaki? Yes! Yes, pag meron kang hawak na kita yung magayway mo. Makilakad ka! O gano'n sa inyo, maginyan ka, woo! Naintindihan po ba? Ibig sabihin mga kaibigan, habang winawagayway mo na ganyan, magtatanong ba yung tamay sa inyo kung ano to? Yes! At di ba na sa pagdaraw, di ba ginaginan mo? Sana niya, ano yan? Pati ka lang, ito yung quick guide eh. Naintindihan po ba? Yes! So nakapag-present ka pa, naintindihan? Yes! Para ano na ito? Naintindihan siya yung pagmamalaki mo, at huwag na huwag kang ano, isa po na ganda mga kaibigan. Hindi sabi ng ibang kaibigan niya, pari maganda itong V-Mobile. Okay, sabi ng isang kaibigan niya, hindi naman yata dumarating yung load niyan eh. Sabi niya, matagal yan pari. Ano sabihin ng techno ba niya? Ganun ba? Nag-sebi na kawag sa mo eh. Ano yan siya? Hindi ko pa naniwala sa kaibigan mo. Naintindihan po ba? Sampulan mo! Para hindi po mapasok. Ate, kagang hindi pa natin yung website. Pakita ko lang sa'yo. Walang share po, pare. Website lang, ha? Naintindihan po ba? I-try mo. Sishare ang kita ng load. Naintindihan po ba? Yes. So, pag malaki mo, anong company ka? V-Mobile! Yan! Isa ba? V-Mobile! Pag malaki mo yan, naintindihan po ba? Sabi nga ni John Ray madalas, yung V-Mobile parang kasama sa apelido niya. Pag nilor ko si V-Mobile, parang ninoko yung... napiligyo niya. Ganon ka rin dapat. Naintindihan mo ba? Mahalin mo to. Naintindihan? Yes! Guys, totoo po ito. Okay?
by next year, this year or next year, i-launch natin yung money remittance. Okay? So, wala pa si Vimo Bay sa paglaki niya talaga. Palaki pa lang tayo. Maniwala ka sa hindi. Eh, ito, i-spoil ko na sa inyo. Totoo, naka-video naman eh. Plano ng management. Secret lang natin to, ha? Plano ng management na mag-aral tayo ng sariling building. Nandiyan, di ba? So, eh, secret lang natin yan, guys, ha? Para na masabi niyo na wala pa kayo sa kalingkingan ng gusto ng management. Nandiyan mo ba? Paputok pa lang tayo. Nandiyan? So, sa mga hindi sumasali, ulit i-review natin, ha? Sa mga ayaw sumali, di ba may pinapractice tayo? SW? Oy! Ulitin natin yan. Samuel? Samuel, so, someone else, waiting. Kung ayaw niya, okay lang. Naintindihan mo ba? Kasi sabi ko madalas, totoo to, hindi ka sumali ngayon, mumultuhin ka ni B-Mobile. Kasi next week may invite ka ulit, hindi man ako mag-invite sa'yo. Yung isang kamag-anak mo, may invite ka. Naintindihan mo ba? Marami ng case dito yan. Yung kaibigan ko, na-invite ba yung kaibigan ng kaibigan ko? Dito nagulat kami, dito na kami nakita. Ay, speaker ka na pala. Sabi sa, ay, grabe ka. Naintindihan ko ba? O, balik tayo dito. Maniniwala ka unang-una kanino? Sarili. Pangalawa? Pangatlo. Importante ito. Huwag daw makalimutan, maniwala ka kay God. Yes! God is good? Yes! Huwag na tayo. God is good! Mamaya, may tuturo ko sa inyo. Okay, ito yung sikreto na isa sa mga millionaire, bakit ilaw siya naubusan ng pera. Gusto niyo malaman yan? Yes! Gusto niyo malaman? Yes! Nalaman ko to, kaya sabi ko, confident ako, hindi ako maubusan ng pera. Kahit 5 piso. Okay, gusto niyo i-share ko sa inyo? Yes! O wala nang tutulog ha, baka pag sinabi ko tulog yung isa, huwag yung gigisingin ha. Pwede niyan, pwede niyan. Okay, anong pangatlo, maniwala ka kay? God! Ay sabi ko madalas, siya po nagbibigay sa atin, huwag ka magsawa. Sabi ko nga madalas eh, ito po, itong ginagawa ko to, nagtataka yung iba, bakit napaka-energetic mo, tama? Yes. Tama ko ba? Bakit napaka-energetic mo? Kaya sabi ko nga po, araw-araw kasi, kaibigan, may nakikita ko, isang tao, dalawang tao, limang taong nagbabagong buhay dahil kay? V-Mobile. V-Mobile.